Hi guys, I'm Roy. Sa video ng ito, pag-uusapan natin yung mga spark sa inyong power tools. So, let's start! So, pag-uusapan natin kung normal ba na merong spark. Meron kasing dalawang power tool eh. Yung isa brushless, tas yung isa brushed. So, ano bang ibig sabihin nun? Kung yung power tool nyo ay brushed siya, normal na meron siyang spark. Normal din na walang spark. So, medyo confusing ano po. So, ano ba kasi yung nagko-cause ng spark dun sa ating power tools? Dun sa term na brush, meron po siyang carbon brush. So, ano po ba yung carbon brush? Ito po yung carbon brush. Maliit lang po ito. So, ito po yung conductor niya. Pag battery operated, ito po yung naglalagay ng power galing sa battery papunta dun sa ating motor para umikot po, alam mo, sa drill o kaya sa circular saw. Yan. Ayun po yung nagko-cause ng spark. Paano natin malalaman kung normal ba yung spark niya? Kasi minsan mapapansin natin, malakas yung spark. Tapos minsan, sa ibang power tools natin, halos walang spark. Or yung iba nga, wala talagang spark. Papakita ko sa inyo kung ano yung normal. Tsaka kung ano yung hindi normal na spark. Kung makikita nyo dito, ito yung mga battery operated ko na power tools. No? Halos wala akong makitang spark dito. Isang reason din ay gamit na gamit na yung ating mga drills. Nangyari sa kanya, yung ating carbon brush, sakto na dun sa kurba ng motor. So, halos minimal na yung kain niya. Naka-form na ng maayos yung ating carbon brush. Dito naman sa ating circular saw, dahil madalang na ginagamit namin ng circular saw, kung makikita nyo, medyo malakas yung spark niya. Pero etong spark na to ay normal. Ito na yung parang para sa akin na standard ng lakas ng carbon brush kapag kayo ay magche-check ng mga power tools nyo. So kung hindi nyo pa na-check yung power tools nyo kung may spark or wala, siguro ngayon pwede nyo yung i-check. Tapos makikita nyo, di ba? Magtataka kayo, ay, may spark pala or wala. So ayun. So papakita ko naman sa inyo yung hindi normal. So kung mapapansin nyo dito, huwag gagamitin, nakamamatay. So, do not use as Tagalog, huwag gagamitin. O, oh, yan na. Tagalog tsaka English na yan. So, kapag yung nagkakaroon na ng spark na ganito kalaki, syempre ayaw na natin siyang gamitin kasi nagdi-direct na yung ating power dun sa ating motor. So, nangyayari dyan, kumakaskas na yung motor, tapos nasusunog na siya. Tapos, ayun na yung nangyayari sa kanya. Kapag kasi pinilit natin yung ating power tools na walang carbon brush na gamitin, ang mangyayari, yun na nga, masisira yung ating motor. So, masusunog siya, intermittent yung power niya, namamatay, nabubuhay. So, ganun. Hindi katulad nung dati yung lakas ng ikot niya. Ayun na yung ating carbon brush, ano. So, punta naman tayo dun sa brushless, ano. So, yung brushless natin, dapat wala talaga yan. So, kapag meron niyang sparks, may mali dun sa inyong power tool. So, either hindi yan brushless o talagang mamarunog yung loob. Ayun po yung ating brushless, ano. Ano yung mas maganda sa kanila? Mas maganda yung brushless. Kasi kapag brushless po, wala na tayong carbon brush. So, mababawasan na yung maintenance natin dun sa ating power tool. Tsaka, mas maganda yung power niya, mas malakas siya. Kasi wala nang kumakayod. Kasi itong carbon brush, kumakayod yan dun sa motor para i-transfer yung power. Ito pong ating carbon brush, may iba-iba po itong size. Ha? Yung iba kasi ginagawa, binabawasan, ginagawa. Pero hindi. Meron pong carbon brush para sa inyong power tools. Halimbawa po, naubos na yung inyong carbon brush. Pwede po kayong bumili dun sa service center ng inyong power tool. Pero dito kay Boss, syempre, ito na yung dumating eh. So, pwede kayong bumili ng carbon brush. May mabibili kayo ng carbon brush na Boss sa Lazada and Shopee. Allstar. Check nyo yun, si Allstar. Meron silang mga carbon brush sa iba-ibang models ng mga power tools ni Boss. Meron ding mga power tools na ang carbon brush nila ay built-in na dun sa motor. Katulad nito. Itong power tool na ito, kapag naubos na yung carbon brush, pinapalit na dito, pinapalitan na yung buong motor niya. Yung ganitong carbon brush naman, yung maliit lang na carbon brush, mura lang yung mga nasa, wala pang 200, mga 100 plus. Pero syempre, yung 100 plus na yon, years din yung itatagal. So, gano'n ba katagal ang kadalasang itinatagal ng carbon brush? Years yan. Pinamababa siguro, mga 2 years. Pero dito sa aming to, power tool na ito, siguro ito ay 2017 pa ito eh. So, nakuha ko to malamang pre-pandemic pa.
Ito. So, yung iba kasi, ano na, ibang model na. Mga 4 years, 3 years na. So, matagal-tagal na rin. Tapos, papalitan ko na siya ng motor. So, kasi, yun na nga. Wala na. So, hindi na ako talo dun. So, nabili ko naman nito mga 2,000 plus eh. Kasi, sale. So, pili na din. Kapag nakikita nyo, napapansin nyo na yung mga power tools nyo na nahihirapan na, alam mo yun, naghihingalo na. Unang-unang nyo i-check yung carbon brush. Baka ayun lang yung problema. Tapos kapag napalitan nyo na, again pa, pag pinalitan nyo yung tamang carbon brush na to kasi meron silang mga casing eh. So, kailangan maganda yung fit, hindi siya gumagalaw-galaw. Stable siya dun sa loob para napalitan nyo na, okay na ulit. So, yun na. Siguro mga 90%, 95% kapag yung power tool nyo ayaw gumana, ganun. Kadalasan, carbon brush yan. Alam ba, bagong bili nyo, parang ayaw gumana, check nyo muna yung carbon brush, baka yun, hindi na insert na maayos or walang carbon brush, nakatanggal, mga ganun. So, ayan po yung ating reason kung bakit po nagkakaroon tayo ng spark sa ating mga power tools, no? So, if ever po na meron kayong questions, suggestions, and any other comments, ano po, regarding po sa ating video, comment nyo lang po sa baba, tatry po natin silang sagutin. So, yun lang po. Thank you!